Are you glad to be here? Amen. Amen. Sige nga, sabihin sa katabi niyo, I'm glad you are here. Once again, I'm glad you are here. Today, really, talagang nag-level up yung excitement ko kasi you know, I see new faces and of course, yung mga kapatiran natin ngayon na kung saan ay weekly nakikita natin. Amen. Salamat sa inyo at ngayong araw na to ay sama-sama natin pag-asaluhan ang napaganda mensahe ng Panginoon sa atin. So rejoice that your names are written in heaven, says in Luke 10:20. Right? So today, our Sunday fellowship are really so exciting kasi ito yung huling message natin for the team ng May, ng month of May, right? So this is the last week. Sino nakakatanda ng ating team this month? Okay, wala rin nakakaalala. Again? To looking up. So today, I entitled the message today. Okay. Pasayin natin lahat. Once again? Amen. Yun yung binasa natin sa Luke 17:20-37. Ready? Are you ready? Sige nga, meron ba kayong mga dalang Bible? Notes ninyo? Sige, pakiready na. Pakiready natin sapagkat medyo speed up ko ng konti kasi ang oras natin. So ready or not, binasa natin kanina ng ating kapatid yung Luke 17, chapter 17 from verses 20-37. And hihimay-himayin natin to. Ano ba ang ibig sabihin ito? What this will bring us, this message to us. Okay? So, huwag niyo isipin katabi niyo. Isipin niyo yung message na to para sa'yo at para sa akin. Okay? Personally natin to. So, the story said that during the time, some of the Pharisees, sino nakakakilala ng mga Pharisees sa Bible? Pariseo. Sila yung mga priest na tinatawag during that time. Sila yung mga religious leaders na kung saan nagtuturo ng batas ng Diyos sa bayan ng Israel. And we can see that Pharisees are always opposed Jesus. The Sadducees and the Pharisees. Amen. At ito, the Pharisees came to Jesus. Maganda yung tanong niya. Sabi, when the kingdom of God will come? They asked Jesus. Jesus answered them, the kingdom of God is not coming in ways that can be observed. Nor will they say, look, here it is, or there, for behold, the kingdom of God is in the midst of you. Misconception ito na kung saan na about the kingdom of God. Pag sinabing kingdom of God, kaharian ng Diyos. Sapagkat noong time ni Jesus, naghihintay sila ng kaharian ng Diyos, yung pagdating ng Messiah. Okay? They are waiting for years, amen, hundreds of years, waiting for the promise of God to send the Messiah. And Jesus actually is the Messiah who came. Many didn't receive Him, many did not know Him. Okay? And itong mga Pharisees especially is, they don't acknowledge Jesus as the Messiah. Hindi sinasabi dito ni Jesus na kung saan, hindi masamang mag-observe. Hindi yun. What Jesus is telling here is, mali ang observation ninyo about the kingdom of God. You have the wrong idea, amen, of the kingdom of God. Wrong yung inyong, meron kayong misconception. Kasi, you know, may mga different ano tayo, idea tayo, right, about God. And itong mga Pharisees, ang idea nila about the Messiah, of course, bilang mga humans, pag sinabing hari, dapat sa palasyo ka, di ba? Dapat makapangyarihan ka, dapat popular ka, blah, blah, blah. At dapat sinusunod mo yung salita ng Diyos according to them. Because they see this Jesus as He's a breaker of the law of Sabbath. Nakita natin yon. And they have seen Jesus na hindi siya yung tunay na Messiah. And sad to say, hanggang ngayon,
the nation of Israel is still waiting for that Messiah. Amen? Na dumating na to more than 2,000 years ago in the person of Jesus Christ. Okay, back tayo sa story. And then because they have that concept na hindi ito si Jesus, naging biased sila. Very biased kay Jesus. Every time nagpipreach si Jesus na napakaganda mga bagay about God. Amen? Lagi silang doon biased. Lagi silang meron agad nakablock sa kanila ng understanding. That's why when Jesus made miracles, they saw Jesus that he's getting this power to heal people, to raise people from the dead as the power that comes from the devil. Okay? Kaya sabi, he cannot do this unless he is Beelzebub or devil himself. Right? At ano sabi ni Jesus? If I heal people, if I cast demons, definitely the kingdom of God has come here. Because the Spirit of God is here. Ando na yung kingdom of God. Ando na dumating na yung Messiah, tagapagligtas. Pero hindi nila ito naintindihan. Because they have the wrong idea of who is a king, of who is God. Okay? So yun ang nangyari. Sa buhay po natin, kadalasan ganun tayo eh. Inobserbahan natin ang mga bagay based on our human idea. Right? Pagka magda-decide tayo ng isang bagay, ano ba to? Tama ba to sa aking pakiramdam? Tama ba to sa aking na-experience? Parang hindi. And most of the time, sabi nga, there are ways that seems right to a man, but it ends to destruction. There are ways that seems right to our eyes, to our thinking, but sabi sa Proverbs, it leads to destruction. That's why we have the Bible to guide us in the way that God wants us to take. Andiyan ang Holy Spirit binigay sa atin to guide us in all truth. And ito yung misconception nila. At ganun din sa buhay natin, tama ba ang idea natin about salvation? Tama ba ang idea natin about Christ? About cross? Unless we read the Bible, unless we hear the good news, at ma-open ang ating yung knowledge of truth na tinatawag sa buhay natin, there's no way na maiintindihan natin. Amen. Ang ginawa ng Diyos. And the Bible says, you must be born again so that you will see. You be able to see the kingdom of God. Ganon maraming blind na mga tao because the word of God cannot be discerned by a natural man. It is spiritually discerned. Kaya anumang talino ng tao academically, anumang experience na kanilang mga naranasan, kung hindi sila mababorn again, hindi mabubuksan yung understanding nila about who God is. Kaya sabi sa Bible, unless you become born again, you cannot enter the kingdom of God. Napakahalaga po nun. And ito rin maraming mga misconception about born again. Kala na, born again is another religion. Just like last night, inopen namin yung understanding na yun sa family doon sa Ras al-Khaimah. Sabi namin, born again is a personal relationship. It's not another kind of sect or religion. It is what Jesus did on that cross. He opened the gate for us so that we will know God and understand God through Him, through the Word of God. At may sinabi nga dito sa verse 22. After talking, answering the Pharisees, yun naman mga disciples niya, kinausap niya. At sabi niya sa kanya, mga disciples, the days are coming when you will desire to see one of the days of the Son of Man, and you will not see it. And they will say to you, look there, or look here, do not go out or follow them. Disciples, of course, represents a church and represents the future believers. So Jesus is talking to those who believe in Him and warn them na huwag kayong basta-basta maniniwala na sinabi, eto si Kristo.
Tingnan ninyo. Pakinggan ninyo. Because there will be a period of time that Jesus, of course, bago ang kanyang pagbabalik na muli, right? Jesus now is at the right hand of God right now, interceding for us. Yun po yung posisyon niya ngayon. Kaya, sabi niya, in the last days, many false Christs will come, false prophets will come, many false teachers will come. Do not be deceived. Do not be deceived. Marami nagdi-deceive na tao because, or masabi natin, mananampalataya, na kung saan hindi na na-experience yung fullness ng blessings ni God. Yung fullness ng joy, yung fullness ng peace. Because na rin dahil sa hindi natin binibigyan masyado importansya. Amen. Yung mga promise ni God, yung mga salita ni God, yung mga reminders ni God sa atin. Why we are here today? Most of the time, nire-remind tayo ni God. Paulit-ulit ang salita niya. Of course, because madalas tayo sa buong linggo, ang dami na siguro nating palpak na ginawa, right? And now is the time that God is reminding us, anak, 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 ito yung sinasabi ko sa yung gawin mo. So, not knowing Christ's visitation. At iyon ay sinabi niya dito sa Luke 19. I'm reading AMPC version. Ang sabi rito, he's talking to the people in Jerusalem or Judah. Sabi niya, they will dash you down to the ground. Prophecy ito. Prophecy ni Jesus. Ang mangyayari sa Jerusalem, they will dash you down to the ground, you Jerusalem, and your children within you, and they will not leave you in you one stone upon another. All because you did not come progressively to recognize and know and understand from observation and experience the time of your visitation. Ano ibig sabihin ng time of your visitation? That is when God was visiting you, the time in which God showed himself gracious toward you and offered you salvation through Christ. As John chapter 1 said, the light came to the world and his own did not receive him. And some of them did not recognize the light, Jesus. The time of your visitation, ano ibig sabihin nito? Right? There are two things dito. Sinasabing visitation ni God. And when I was meditating on it, ba't sinabi yung time of your visitation? Ikaw mismo, ikaw, ako. At mga tao na kung saan meron silang time of visitation dito sa mundong ito. Most of the time, iniisip natin, no? Si Lord pumunta rito para bisitahin tayo. In which right naman? Right? Actually, tayo bumibisita sa mundong ito noong time na yun. For example, naranasan natin COVID. That's the time of our visitation na tayo yung time natin, yung period of our lives here on earth, the time na yun nangyari. Yung time na kung saan, actually, bumibisita lang tayo, pag-aari ng Diyos to, lahat, di ba? Pag-aari niya ang mundo. Tayo lang bumibisita and certain time na buhay tayo sa mundong ito, is as if na tayo bumibisita lang sa mundong ito. And during the time of God's visitation and their visitation, na-miss nila ang Messiah. Right? Yung pinakahihintay nila ng maraming taon. Akalain mo na-miss nila. Because of what? Misconception about Messiah. And until now, this is your time of your visitation. Nawawag natin ma-miss ang main point ng mensaheng ito. Otherwise, nasayang lang ang time ng iyong visitation. Okay? Alisin natin ang mga misconceptions sa isipan muna natin. Isang tabi muna natin yon.
At mag-focus lang tayo kung ano yung katotohanan na nais iparating sa atin ng Panginoon ang mensahe niya ngayon. Because it will come a time. Yung visitation natin sa mundong ito is very short, right? Amen ba? Napakaiksila ng buhay. Lagi nga sinasabi, linggo na naman. Ang bilis na isang linggo. Ang bilis lang ng ating buhay dito sa mundong ito. The Bible says, God knows our frame. He knows our capacity. He knows our body. We are made of dust. And because we are made of dust, we are destined to corruption. Itong body na to, itong flesh na to. Diba kapag nilibing ang isang namatay na tao, magiging alabok na lang siya. O alikabok. Right? So ganun yung sabi. God knows that the our frame, ito, itong tent na to, that we are made of dust. As for man, his days are like grass, like flower in the field. It blossoms, but when the wind passes over it, it is gone. And in its place, it remembers no more. Right? Gano'n man kasikat ang tao ngayong panahon na to, kung sino man siyang sikat. Pag namatay siya, makakalimutan din siya pagdating ng mga panahon. Right? Kahit anong yung ganda ng mga plano niya nung nabubuhay siya rito, ano yung mga na-achieve niya, it will come a time, hindi niya maalala ang lahat ng iyon. That's why our time of visitation, kailangan tayong maging ready. Ready lagi and waiting patiently. Sa time na second visitation naman ni Christ dito. Dapat magkaroon tayong gano'n ang goal sa buhay natin. Otherwise, kapag kawala yun sa isipan natin, na ako'y nabubuhay dito to wait for the Lord. Amen. And while waiting, I will keep myself ready. Prepared. Naalala ko yung isang tunay na kwento to, hindi ko po invento, na isang dati kong katrabaho sa CML o yung dati kong kumpanya. 5 years ago, a year ago, nag-forgood siya sa Pilipinas after COVID. Okay? But of course, for 1 year, wala siyang trabaho sa Pilipinas and he decided na mag-apply ulit dito sa Dubai. And fortunately, in-offer na naman siya ng company namin and binigyan siya ng offer letter and eto, schedule ka. Binigyan pa siya ng ticket to come here to work again in a CML in my previous company. So, nag-ready siya lahat. Punta na siya sa airport, lahat. Empake niya lahat. Okay, ready siya. You know, sa Philippines, right? Ang hirap lumabas. Ewan kung bakit. Ayaw tayong palabasin. Mahal-mahal tayong Pilipinas. Kailangan marami kang requirements, right? Blah, blah, blah. So, yun. Kagandaan sa kanya, nakalusot siya. Okay. Very smooth yung pag-enter niya doon, yung immigration. And then he's going to the gate. Departure gate. So, relax na siya, no? So, while he was walking, natanggal yung swelas ng sapatos niya. Nasira. Alam ni Sister Amor yan, yung mga taga-CML. Nasira yung sapatos. So, na-identify siya. Ang ginawa niya, maghanap muna ako ng mabibiling sapatos. Kasi, ang pangit naman, di ba? Nakalaylay swelas. So, nag-ikot-ikot siya, naghanap siya for duty-free, hanap siya ng sapatos, blah, blah, blah. And nangyari, naiwanan siya ng eroplano. Unfortunately, hanggang ngayon di pa siya nakakabalik. Kasi, para siyang binan ata doon sa, you know, he wants to renew yung kanyang, rebook yung ano niya. And nakita yung record niya, dati ka palang Dubai, ganun, tapos parang binigyan siya ng ganun maraming mga requirements.
Hanggang ngayon, di pa siya nakakabalik. Ano yung kailangan mapulit natin dito? There are things in our life na didistract tayo into much important thing doon sa mga bagay hindi masyado importante. Okay? Right. Madali tayong madistract. For example, meron kang interview sa Abu Dhabi. Okay, dalawa kayo doon sa sasakyan. Tapos yung kakwentuhan mo, alam mo, may bago ngayong okay daan. Pwede natin daanan. Okay? Kaya sabi mo, teka, importante ito, may interview ako eh. Makamalit ako. Sige na, sandali lang. O sige. Kamay-lamay mo, naubos na yung oras mo sapagkat inuna mo yung isang bagay na hindi masyado importante. Na-miss mo yung opportunity na ma-interview ka at sana makuha ka ng bagong trabaho. Right? And there are many stories in our lives like that. Nami-miss natin napakagandang blessing ni Lord para sa atin. Because inuuna natin, inatupag natin yung mga bagay na hindi masyado importante sa kanyang kingdom. Amen ba? Ang dami nating excuses. At nakakalungkot, maraming tao na may miss ang salvation na ino-offer ni Christ. Because for them, it's less important sa mga bagay na nakapokus sila ngayon sa mundong ito. Namimiss nila yung salvation na ino-offer ni God, yung gift of grace na binibigay ni God. How many people lang namiss ang salvation pagkat in-invite natin sila para makinig ng gospel. Pero sabi nila, teka lang, meron akong picnic ngayon sa park kasama mga barkada ko. Salamat dito kayo ngayon, no? Because there will come a time, sabi ni Jesus, na paiksi lang and my return is abrupt. It's very sudden. It's very fast. As sabi niya, illustrate niya dito, ang coming kong pagbabalik kong muli ay katulad ng lightning flashes, the light of the sky. From one side to the other, so will the Son of Man be in His day. But first, He must suffer many things and be rejected by this generation. Of course, una muna, of course, yung gagawin niya sa cross. He will suffer on the cross. Yung sinabi niya na mangyayari during the time. I will be what? Huliin siya ng mga leaders at alam natin, papako siya sa cross. He will be persecuted. At ito yung sinasabi niya sa muli kong pagbabalik. Eto ngayon, nandito ako ngayon. I came for this purpose. Pero yung muli kong pagbabalik, ganito mangyayari. Hindi na ako ipapanganak muli ng isang birhen. Hanggang ngayon, ganun pa rin. May mga naghihintay pa rin sa Mesaya. Amen. Hindi na ako kung saan nakasakay sa asno na papasok ng Jerusalem. Pag dumating ako in a flash like lightning, napakabilis. Right? Abrupt, sudden, fast. And the next is, binigyan niya istorya. Unang istorya sa Old Testament. Istorya ni Noah. Ano ba napansin niyo sa istorya ni Noah? Noah is, sabi rito, just was in the days of Noah. People are busy eating, drinking. It's just like an ordinary day. It's just like a normal day. Right? Sabi pa nga, marrying, being given in marriage. Ibig sabihin, they are celebrating. They have parties. Amen? Until the day when Noah entered the ark and the flood came and destroyed them all. Napakabilis lang ng judgment. That judgment day. And we all know 8 people only was saved. 8 people out of millions of people, 8 lang yung naligtas. Okay? Yung time ni Noah. Story number 2. Sinabi niya, kamukhari na mangyayari sa panahon ni Lot. Okay?
They were eating, drinking, buying, selling, planting, and building. It's just like a normal day. Na tayo ay nagtatrabaho, nagtatanim. Ano pa? Buying and selling, marketing. Okay? Nandun yung kung saan, nagne-networking ka. Very normal. Andun ka sa site mo, nag-construction, blah, blah, blah. Normal na normal ang panahon. Pero dumating na kung saan, fire and brimstone rained from heaven and destroyed all the people in Sodom and Gomorrah. Ilan lang naligtas? Tatlo lang. Tatlo ang naligtas. The whole city was destroyed. Sodom and Gomorrah. Last week, we talk about the sin of idolatry, right? Ito po yung days ni Noah is, sabi ni Lord, alalahanin niyo yung panahon ni Noah. Alam mo yung mga tao, nung ako tumingin sa mundo, lahat ng tao puro masama. And God was sorry that He made man. Hindi dahil sa nagkamali siya ng paglikha sa atin. The Bible says He was sorry. He was sorrowful. He was grieving from His heart that He created man. That all in His heart are full of wickedness. The intents of their hearts are full of wickedness, evil. Kaya po nasugpo ang populasyon during the time of Noah. Because God is the God who is a righteous judge. Ganon din po sa Sodom and Gomorrah. Anong kasalanan ito? Alam po natin. Right? Isa lang to sa mga kasalanan niya ng Sodom and Gomorrah, yung mga tao doon. Ano yun? Pedophile. Marami po mga pedophile sa kanila. Ano ba yung pedophile? Yun po yung attracted sila makipag-sex sa mga children. Sa panahon natin ngayon din, ang dami na niyan. Ewan ko, baka magkaroon na rin ng law na papayagan ng mga pedophile. Hindi po malayong mangyari. Dahil, all the intents of the man's heart are full of evil. Ano pa? Sex out of marriage. Talamak na talamak. Sex out of marriage. Nakikipag-sex ka sa hindi mo naman asawa. Sa tingin niyo ba ngayon, hindi yan talamak? Talamak na talamak na talamak. Ano pa ang kasalanan? Sexual immorality and one is homosexuality. We are not trying to point our fingers na napakamakasalanan mo mga homosexual. Hindi lang sila. Lahat ng mga tao na kung saan hindi umaayon sa design ni Lord about sex na para lang sa mag-asawa, lahat po na yon in the eyes of God is evil. And Jesus raised the stake. Sabi niya, if you look at a woman and lust for her, you already committed adultery within your heart. Sa buong linggo po ba? Ano yung mga napanood natin? Baka pag-iligayan nyo sa kama ninyo, naisip nyo pa, pinanood nyo na malalaswa. Because you're lusting for that. Jesus said, you already committed adultery within your heart. Not only men, but also women. If you lust for a man, nag-commit ka na ng adultery. At kapag, kaya ang mundo po hindi ito matanggap eh, kasi parang napaka-killjoy naman ni Lord. Napaka-killjoy naman niya. Misconception. God is not killjoy, He is just. He is just. He is righteous. He is holy. God has no fellowship with sin, especially sexual immorality. I'm not afraid to say it because that's the truth. Ito lang ang way para tayo ma-deliver from that sin. Amen?
I'm not saying I'm holier than you. No. I was also a sinner. Ginawa ko yan dati. Pero of course, ngayon, hindi na. Sapagkat, ayoko ma-destroy by sulfur that will rain from heaven. Because there's a coming kingdom. There will come a time as what Jesus promised, I shall return. Kala nyo kay MacArthur lang yun, ha? Si Jesus mismo. Sabi niya, ako'y magbabalik na muli. Ito na, sabi niya, so will it be on the day when the Son of Man is revealed. Kung ano nangyari kila Noah, nangyari sa Sodom at Gomorrah, ganun pa rin mangyayari pagdating ng Panginoon. And no one knows when He will come. No one knows. Ang dami nagsasabi, May 2012, mga ganun, may exact date. Mga bulaan po yun. Huwag kayong maniniwala sa mga ganun. Dahil walang nakakaalam, sabi sa Biblia. Walang nakakaalam. Pero may sinabi sa atin, ano sabi? Maghanda tayo lagi. Maghanda tayo lagi. Because sabi, in the moment, in the twinkling of the eye, sa isang kurap lang ng mata, ganun siya babalik. Unexpected. Hindi natin ma-expect. Have you remember yung nangyari dito sa Dubai a month ago? Sino mag-expect ng ganun karaming tubig? Ang babagsak dito sa UAE. Right? Salamat sa iba. Maganda yung pwesto ninyo. Hindi kayo binaha. Kahit hindi kayo nag-ready. Nandun kayo sa safe place. Pero yung iba, na of course, hindi nag-ready, ano nangyari? Ang daming businesses nasira. Even ang metro, di ba? Bakit? Dahil unexpected. Kaya dapat laging handa. Paano tayo naghanda? Katulad noon, dapat inihanda yung mga drainage system. Before pa, dapat yung mga infrastructure. Ngayon sila naghahanda kasi nga, nangyari. Kaso ang dami ng damage na nangyari. Amen ba? Kaya sinasabi ng Panginoon, para tayo what? Hindi tayo magkaroon ng malaking damage sa buhay natin. It's only one way na kung saan ma-experience natin ang fullness ni God when we are ready and focus sa buhay na nandito tayo in this day of visitation natin. Lagi nating maghanda na anytime Jesus will return and that's it. Darating siya. Hindi natin alam, pero dapat lagi tayong handa. Sabi nga sa Proverbs 6, verse 6, hindi ko nalagay dyan, pero sabi dito, go to ant, you sluggard. Learn wisdom, be wise. Sa Tagalog, kayong mga tamad. Tingnan nyo ang pamumuhay ng langgam. At sa mamumuhay ng langgam, matuto kayo. Maging matalino kayo. Una sa lahat, yung kanyang kinot ni Jesus na Old Testament mga stories, is pagpapatunay lang na totoo mga nangyari sa Old Testament. And the world try what? Tinatry ng world ng mundo na sabihin na hindi totoo mga nangyari sa Old Testament, eh kinot nga ni Jesus eh. Pagpapatunay na lahat ng nangyari at mangyayari sa Bible ay totoo. Because sa bibig mismo ng ating Panginoon, kinote niya upang matuto tayo. These were written for our learning. Kaya po tayo nagbabasa ng Biblia for our own profit. Amen ba? Hindi para pasahihin niyo si pastor. Hindi. Para sa inyong kapakinabangan.
Dahil marami tayong namimiss na mga gandang bagay mula sa Panginoon because of our complacency. Na kung saan, satisfied na ako. Na tuwing Sunday dito nakaupo, nagpe-praise and worship, satisfied na. Don't want to improve. Don't want to grow. Don't want to serve God. Because ano? Sabi nga, tingnan yun langgam. Ang pamumuhay nila, lagi sila nagre-ready. Because they know that after summer, may mangyayari na ano? Natag-ulan. Na hindi na sila makakakuha, makapag-ipon na pagkain. Alam yung story ng tipaklong tsaka langgam. Ano ginagawa ang tipaklong? Sino kakalam? Ha? Ano? Nagbibideo ka eh. Nagtitiktok lagi. Ang ibig sabihin, talon ng talon. Laro ng laro. Hindi nag-iimpok. Hindi nagre-ready. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka maging tipaklong. Ba't di niya masabi? Iba ba tingin niyo, hindi tipaklong? Huwag kayong maging tipaklong. Ang buhay ay hindi laro. Ang pagsunod kay Kristo ay hindi laro. Ang pagiging Kristiyano ay hindi paglalaro. Kailangan maging seryoso tayo. Si Jesus nga naging seryoso eh. Nilaro niyo ba yung salvation natin? Binigay niya buhay sa atin. Si Jesus mismo nag-ready. He is well prepared. When He save us. Napasin niyo ba? Noong time na yun, wala pa sasakyan. Bakit naglalagak si Jesus? Para lumakas ang katawan niya. Para pag daw nasa krus, kaya niyang matiis ng ilang oras para malakas ang katawan niya. Isa yun sa pagpiprepare niya. Hindi siya tamad. Ano sabi sa Bible about mga tamad? Sabi, I cannot go out because there's lion in the street. I cannot, hindi ako makapagtanim kasi may darating na bagyo. Yes, we are not perfect. Ang hirap nga lang, mga tao, pagka tinitingnan tayo at nakita yung konting pagkakamali sa atin, lahat na nagawa natin mabuti, ano? Wala na. Right? Ganun ba nangyayari sa inyo? Ha? Do you claim yourself imperfect? May pagkakamali tayo lahat. Pero ang tamad, hindi, baliktad. Ang tingin niya sa kanyang sarili, perfecto siya. That's the truth. Lagi siyang may reason para hindi gumawa, para hindi magtrabaho. Lagi na lang may alibay. Minsan nakakatawa yung mga alibay. Hindi ako makalabas, may leon sa labas. Hindi ako mag-share ngayon kasi busy ako eh. Hindi ako makapag-share ngayon kasi parang masama pakiramdam ko. Hindi ko mapuntahan yung aking pamilya, kapatid. Dahil busy ako. And yet, busy tayo sa mga bagay na hindi masyadong importante. Mga bagay na hindi importante na spend natin ng 5 oras na sinasayang natin araw-araw. Saan? Facebook. Right. Iyan po yung ngayon mga alibay. Eh, busy ako eh. Busy ka saan? Kababrowse ng iyong ng site. And there are people dying every day na hindi natin binibigyan importansya. People who are perishing every day to hell. Na tayo nakakaalam ng gamot para sa cancer, na sakit, na kasalanan. Tayo nakakaalam ng kapayapaan pwedeng ibigay natin sa mga taong may bigati.
at walang kapayapaan. Tayo, nakakaalam kung sino ang anak ng Diyos at hindi natin ito ma-share. Busy tayo sa ibang mga bagay na hindi importante. I'm talking to myself also. Baka sabihin nyo, kinokondem ko kayo. There are times na talaga nadidistract tayo ng mga bagay na kung saan ay iniutos sa atin ng Diyos na gawin ay hindi natin ginagawa. Until ma-miss na lang natin yung privilege na yon that God is giving to us. Na masave sana natin. Amen. Ang mga tao na kung saan naghihikahos at ago buhay dahil hindi pa nila kilala ang ating tagapagligtas. It says the unexpected return of Jesus is like this. Yes, that the Lord will come as a thief in the night. Sabi nga kung alam mo na darating ang magnanakaw, anong gagawin mo? Magpe-prepare ka. Di ba? Magpe-prepare ka. Hindi ka matutulog. Praise the Lord. Yung iba talagang abilidad matulog. Talagang talento. 12 oras, 14 oras na tutulog. Sabi ko, grabe naman yun. Spiritually, sana hindi tayo tutulog-tulog. We need to be ready. We need to be ready for action. We need to be ready for use. Yung sinabing ready, get, set, go, yun po yung laro ng mga kabata, mga bata, di ba, na taguan. Hindi po yun ang ibig sabihin nun. Ang ready, get, set, go, eh, hindi ka magtatago, kundi ikaw ay lagi kang ready, available, para kay God. Yung ibig sabihin ng ready, get, set, go. Ready or not, here I am. Amen. Thank you, Sister Moore. Amen ba? Hindi po tayo nakikipagtaguan kay Lord. Hindi nga, sinik na nga tayo ni Lord eh. He found us. The next thing we need to do is what? Yes, Lord, I'll be ready. Well prepared. Okay. Kahit ba matanggal yung swela sa sapatos mo eh. Urgent na eh. Ano ba sabi niya? There you also be ready. Sabi niyo sa katabi niyo, be ready. Be ready. For the Son of Man is coming at an hour you do not expect. He says, on that day, let the one who is on the housetop with his goods in the house not come down to take them away. And likewise, let the one who is in the field not turn back. Remember Lot's wife. Nabanggit na natin yung story ng asawa ni Lot. Hindi nga siya pinangalan eh. Asawa ni Lot, yun lang ang tawag sa kanya. Remember Lot's wife? Siguro during the time, sinabi na ng anghel, dalawang anghel, itong Sodom, the outcry of this city has come to the Lord. Outcry. Marami na nagpaprotesta against Sodom of Gomorrah. Ang dami nagpaprotesta. Siguro yung ibang anak nila na rape ng pedophile. Iba siguro na kung saan mga anak nila na mga homosexual ay ando na kung ano, sino-sino na ang mga magulang na kung saan yung pain sa puso nila. Yung mga asawa na kung saan yung asawa nila adultery. Sabi, the outcry of Sodom and Gomorrah is sobra na. Sabi, God will destroy this city. And sabi kay Lot and his family, tawagin niyo kung sino pwede niyong isama. Ano ginawa ni Lot? Meron siyang dalawang anak, na babae, asawa niya, apat sila. Yung dalawang anak niya, mayroong fiancé, boyfriend. Lapitan ni Lot. Gugunahin ni Lord.
ang Sodom at Gomorrah. Sabi ng dalawang lalaki, "You're just joking." How many people are laughing about the second coming of Christ? How many people are laughing about the judgment of Christ? They thought God is just joking. God is not joking. Yes, He has humorous God, but He is not joking. He's serious. Seryoso siya sa kaligtasan ng bawat isa sa atin. Seryoso siya sa kaligtasan ng bawat isa sa atin. At kaligtasan ng pamilya natin. Di ba kayo naawa sa inyong mga kapamilya kung sila ay hindi makaligtas? Kung ba dumating si Lord na kung saan ay hindi sila prepared? Hindi sila saved? Tingkat kay Lot. Inaya niya. Although yung response, he rejected him, but nag-try siya. Have you ever tried that? O ang ating naisip agad eh, baka lang ako ma-reject ni kuya. Kilala ko ugali nun eh. Sa opisina mo, pagtatawanan lang ako kasi hindi naman mga Christian yun. Eh hindi man lang tayo nag-try. Amen. Last night, we went to Ras Al Khaimah. We visited the family. Many people doesn't understand our ministry. Grabe, ilan lang pinuntahan mo doon? Pumunta ka, nagsayang ka ng gasolina? Nagsayang ka ng pagod? Because God is not joking. God brought us there last night. It is glorious. Have compassion with people. Because anytime the Lord will come, at pag tayo nag-excuse, alibi, blah, 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 before you knew it, He will come like a thief in the night, in the twinkling of an eye. We need to be ready. Ready. Yes, there are important things in our lives, but that is less important compare kung ano binigay sa atin ng Panginoon na mission dito sa mundong ito. Yung time of visitation natin dito, make it what? Productive. Hindi yung napakarami nating excuses. Wala pa tayong nagagawa. Don't look back what was lost. Ganun po kasi ang asawa ni Lot eh. Ha, paano na yung mga plantito, plantita ko doon? Ganda-ganda pa na ng garden ginawa ko. Paano na yung mga katsikahan ko? Sabi ng anghel, huwag kayong lilingon. Diretso lang kayo. It's urgent. Huwag yung salangin bawat segundo sa paglingon kung ano mangyayari sa Sodom at Gomorrah. Anong ginawa niya ng asawa ni Lot? Lumingon. Bakit kaya? Self-preservation, right? Marami ka kasing mga parang pangiyanayangan. Isa po yan sa mga tamad eh. Ugali ng tamad. Nangihinayang sa oras niya ibibigay sa isang magandang bagay kasi mas mahalaga sa kanya matulog. Sabi, remember Lot's wife. Ano yung mga bagay sa buhay natin na mas importante sa Panginoon? Iyon yung lilingunin natin pag dumating si Lord. Pero kung siya lang talaga importante, hindi ka lilingon. Sabi nga ni Jesus, di ba? Ano man ang mga nandyan sa tahanan mo, kung ikaw'y nasa bubong, huwag ka nang bumaba para kunin ko ano man. Tumakbo ka na sa pagdating ng Panginoon. Yung mga nasa bukid, huwag ka nang bumalik sa bahay mo. Para kunin pa ang pwedeng pakinabangan doon dahil wala. Everything
is useless. Useless na lahat kapag tayo ay humarap na sa Panginoon. Sa tingin nyo ba? Mahalaga pa yung inyong naipon doon sa BPI ninyo o BDO? I'm not saying huwag kayo mag-ipon, ha? Baka mamaya, ma-misinterpret nyo ako. Ang sinasabi ko lang, ang buhay natin sa mundong ito, alamin natin yung talagang importante nating papel o role kung bakit tayo nandito sa mundong ito. Because ang buhay dito is temporary lamang. Mabuhay ka ng 80, 90 years, napakaigsi lang yun, mga kapatid. Right? Parang ganito lang buhay natin, isang duldok, kukumpara natin sa eternity na pagkahaba-haba. Ito lang yung 100 taon na mabubuhay tayo sa mundong ito. Pag kinumpara natin sa eternity, pagkahaba-haba-haba, walang katapusan. Pero mas pinahalaga natin mga bagay dito sa mundong ito na temporary lang naman, iiwan din natin kaysa pahalagahan ang mga bagay na magiging buhay natin sa susunod na buhay dito. Baka ang dating sa inyo yan, didi-discourage ko kayong mag-ipon or pagandahin ang buhay dito. Hindi po. Ang gusto lang, paalam sa atin ng Panginoon, ano ba ang mas importante sa atin? Ano ba yung mas mahal natin? Ano ba yung kung saan handun yung ating passion, handun yung ating kung saan focus sa mundo na ginagalaw natin ngayon? Focus on what's important. Sabi, whoever seeks to preserve his life will lose it, but whoever loses his life will keep it. Naalala ko isang kwento ng aking kabataan. Huwag yung tanong kung kailan yun. Matagal na. Bata pa ako nun. Inong mabarkada ako, no? Sana nga mapanood to ng mga kabarkada dati. Kasi hanggang ngayon, di ko makalimutan yung kwento ng amin pong mga kasiyahan. So, kabataan ko, siguro edad ko, mga 16, ganyan. And I have many, many friends. And of course, during that time, you know, hindi naman kami high-class family. Middle class lang. So, meron kami naging barkada na kung saan meron siyang Volkswagen. Volkswagen. So, kami, excited kami. Okay, road trip tayo, road trip. Eh, mabait naman yung kaibigan namin na yun. Sumakay kami sa Volkswagen, meron siguro kaming 8. Ah, gaano kalit yung Volkswagen, di ba? Kuba pa. Sumakay kami dun lahat. So, enjoy and ride, enjoy. Tawa lang kami, kwentuhan. Parang ordinaryo lang na kasiyahan. Suddenly, unexpectedly, may umusok doon sa, alam niyo yung Volkswagen, yung battery niya nasa harap, di ba? Right? Alam niyo ba sa upuan? Nandun sa upuan. Umusok! Of course, ang inisip agad namin sasabog. So, nung pinreno, kami lahat, of course, unahan. Yung iba dumaan sa bintana. Yung iba pagapang lumabas para lang makaalis. Ito po yung nakakatawa. Kasi yung isang kaibigan namin babae, nagpanik siya. At alam niyo kung bakit siya nagpapanik? Sabi niya, yung chinelas ko, chinelas ko. Kaya kami tawa ng tawa kasi mas inisip pa yung chinelas mo kaysa sa buhay namin. I mean ba? Ano importante sa inyo? Buhay o chinelas? I don't know. Siguro chinelas niya very mahal niya. Baka bigay ng boyfriend niya. Baka bagong bili. Meron ba kayo na-experience sa buhay niyo na yun? Hindi naman siya katawa-tawa. Pero buhay natin na kung saan ay mas naisip natin importante ang bagay na to kaysa sa bagay ng kingdom ni God. Buhay. Ang business po ni Lord ay mag-save ng buhay. Okay, ulitin ko. Ang business ni Lord ay mag-save ng buhay. At tayo ay kamanggagawa ni Lord sa business na to.
Okay? Focus on what is important. Ngayon, kung ang mga kamag-anak ninyo, tatay ninyo, nanay ninyo, hindi nyo pa nasashare ang gospel, this is the time. Because it will be what? It will be fast, sudden. Huwag na tayong mag-alinlangan, mag-atubili. Gawin na natin. We don't know kung mabubuhay pa sila o ikaw kaya kung buhay ka pa. Right? Paano mo sila masisira kung patay ka na? We don't know life. Death will come suddenly sa buhay natin. At kung buhay pa tayo, sabi ni Jesus, darating din siya suddenly. Whoever seeks to preserve his life will lose it. But whoever loses his life will keep it. Ito sinabi rito, rapture. May mangyayari rapture of the saints and judgment of God. I tell you, in that night, pag dumating daw yun, sinasabi ni Lord, mangyayari sa future. Yung mangyayari sa kanyang pagbabalik. In that night, two will be in one bed, one will be taken, and the other left. Ano ibig sabihin? Maari yung magkatabi niya sa kama ay isang Christian at hindi Kristiyano, hindi mananampataya. Hindi tagasunod ni Kristo. Sabi yung tagasunod ni Kristo, siya ay what? Bigla na lang mawawala. There will be two women grinding together or will be taken another left. Nagtatrabaho pareho sa opisina. O yung isa, Christian. Yung isa, hindi. Mawawala na lang yung Kristiyano. Isipin nyo, kung yung piloto, Christian, sakay ka dun, hindi ka Christian. There will be great chaos. Wala po kayong makikitang word ng rapture, it is a theological term. I mean, what will happen, yung rapture? There will be rapture of the saints. At ito po ang nandito, sinasabi ni Jesus. Ganun ang mangyayari. Right? Hindi po siya nagjo-joke. Ito po yung katotohanan sinasabi niya. He said to them, as he said to him, yung mga tao doon, where Lord? Saan Lord? He said to them, where the corpse is, there the vultures will gather. Sabi, saan Lord? Sino yung mga matitira? Ang sabi ng Panginoon, tulad ng isang vulture, na-smell ng vulture yung ano, yung death. Right? Alam niya yung flesh na patay. Sabi, where the vultures gather, where the corpse is there, the vultures gather. Ibig sabihin, yung judgment ni God. Right? Dito sa mga patay. Yun po yun. Kailan at saan mangyayari? Yun ang sinabi ng Panginoon. That definitely the judgment of God will come. So be ready, get ready, and waiting. Tulad po na isa sundalo, di ba? Lagi yan, well prepared lagi ang mga sundalo. And we are called soldiers of Christ. We need to be ready. Saan? In God's time. Sabi sa Bible, to everything, there is a season, a time for every purpose under heaven. Everything that happens is for a reason. Wala pong coincidence sa buhay na ito. Hindi po coincidence na nandito ka ngayon para marinig to. There's a purpose of the Lord. He said, whatever goes from my mouth, it will not return void, but it will accomplish the purpose why I sent it. Narito ka, hindi ka aksidente. Narito ka dahil mahal ka ng Diyos. Narito ka dahil nais ng Diyos marinig mo ang mensaheng ito. Everything, yung time ng visitation natin dito, may purpose tayo kung ba tayo nandito sa mundong ito. We are not a mistake. We are not an accident kaya tayo nandito ngayon sa panahon na ito. It is not. Amen? There's a reason and purpose. And the Bible says, He saved us
and called us a holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace in Christ Jesus. Tinawag tayo ng Panginoon upang maging ready, maghintay sa Kanya na matyaga. And that's what He said, not on our terms, but in God's term. Kasi sabi na, minsan siya sabi ng tao, eh, kaya nangyari sa akin yan, eh, siguro, dahil lang sa gusto ginusto ko. No, nangyayari lahat ng bagay in God's term, in God's time. Right? There's a time not to kill, there's time to give life, there's time to plant, there's time to pluck what is planted. And there's time to born, time to die. There's a time. Hindi po yan lahat ay coincidence lang o aksidente. Mayroong purpose ang Lord sa bawat oras, sa bawat tao. And I thank God because kung ano man ang mga difficulties na dinadaanan natin na hindi natin naiintindihan, maaari. Right? Bakit nawala yung minamahal mo sa buhay? Bakit nawala ka ng trabaho? It's only God knows. At sabi rito, we know all things work together for good. Just focus on the promise of God. We know all things work together for good. To whom? Sa lahat ba ng tao? Hindi. To those who love God. To those who love God. To those who serve God. To those who are called according to His purpose. For whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son. Iyon po yung purpose ni Lord. Bakit tayo narito? Para maging kaanyo tayo ng Kanyang anak. Para maging katulad tayo ng Kanyang anak. Katulad ni Jesus na lagi ready. Katulad ni Jesus na kung saan na-fulfill niya ang pinagagawa ng Kanyang Ama sa Kanya. Katulad ni Jesus na kung saan. Hallelujah. He seek and save who are lost. Katulad ni Jesus na kung saan. Ano? Doing the will of the Father. Katulad ni Jesus. Iyon ang nais ng Panginoon sa atin. At kung may mga difficulties man sa atin on our journey, sabi ni Lord, huwag ka mag-alala, everything works for good. The devil will meant it for evil. The devil will meant it for evil, but the Lord meant it for good. Just keep trusting Him. Tell the person next to you, keep trusting God. Keep trusting God. Keep believing in God. Be ready and wait for Him. Because what He said will come to pass. There are people na kung saan nasasayang ang kanyang visitation. Thank God sa mga nag-LG. Thank God sa mga nagpupunta ng church. Pero sinabi rito, you are always learning. Always learning and always learning. And never come to the knowledge of truth. Huwag nawa tayo maging kapulod ng Pharisees na bias. Nagiging bias ang ilan sa atin na kapag Sunday, familiar na. Okay, Sunday, just ordinary day, makikinig ako. And not coming to the knowledge of truth. Uuwi, ganun pa rin. Uuwi, ganun pa rin. Not growing. Not even saved. Kasi the knowledge of truth, doon tayo masasave. Ano sabi rito? Pray. Jesus is our mediator. Meron tayong Jesus. Natutulong sa atin. Ang sabi dito, sa verse 3, sa verse 1, exhort first of all, supplication, prayers, intercessions, giving of thanks made for all men. Iniisip niyo, ano ba gagawin ko sa kingdom? Ito sinabi, mag-pray ka. Amen. Kundi yung pa na nadidiscover kung ano yung gift sa'yo ni Lord. Ito lahat, binigyan tayo ng gift to pray. Wala at pwede magsabi na mag-reason, hindi ko kaya mag-pray, matanda na ako, hindi ko kaya mag-pray kasi wala akong pera. Lahat tayo pwede mag-pray.
At ito yung ministry natin. Sabi, pray for kings. Yung mga presidente ba natin, pinagpe-pray natin. Mga namumuno sa atin, mga manager natin, pinagpe-pray natin. O lagi tayong may excuse na, hindi ko kayang mag-share sa kanya. Pero kayang mag-pray. Pray ka lang. Ano yung pagpe-pray natin? Ano pagpe-pray? Sabi, that this is good and acceptable in the sight of God, our Savior, who desires all men to be saved and come to the knowledge of truth. Siguro every week, meron kayong silya na kung saan. Lagi yun ang katabi nyo, no? Right? Okay? Pero kapag ka-absent may katabi nyo, pinagpe-pray nyo? Or parang ordinaryo lang? Uy, saan siya ngayon na? Dapat magkaroon tayo ng heart. Bakit kaya wala si brother ngayon? Bakit wala si sister ngayon? Bakit kayo umattend nung anniversary pagka dami-dami, wala naman sila ngayon? Napag-pray ba natin sila? Ang dami rito nagpakapal ng mukha para imbitahan sila. Pero tayo, hindi yata natin na-follow up o napag-pray man lamang. Ang ministry ng prayer, sabi ko nga, mas gugustuhin ko ang isang tao na nagpe-pray sa church na mataintim kaysa 10 na napakagaling sa scripture, hindi man nagpe-pray. Ulitin ko, mas gugustuhin ko sa church ang isang tao na mataintim nagpe-pray para sa church, para sa mga kapatiran, kaysa sa 10 na napakagaling sa scripture, hindi naman nagpe-pray. At iyan ang nais ng Panginoon. Acquire tayo ng acquire ng knowledge, hindi naman natin ginagamit. Prayer is a wonderful ministry, mga kapatid. It's a wonderful ministry. Pag-pray nyo yung mga kamag-anak nyo hindi pa nasa-save. Baka yung lola nyo matanda na. Hindi niya ba lang napag-pray ang salvation? Eh, ilang ano na lang yun? Ilang pirma na lang ng blah, blah, blah. And thank God because we have one God and one mediator, Jesus Christ. Praise the Lord. Sige, palakpang po natin ang Panginoon.